Paano naging bilyonaryo ang isang dropout sa kolehiyo? Ang pinakabata sa 40 na pinakamayamang Pilipino sa listahan ng Forbes ay isang college dropout. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, mga kasuki. Si Edgar Injepsia II, isang 30 years old entrepreneur noong panahon na ang kanyang barbecue chain ay nalampasan ang multinational chain na McDonald's sa pangalawang nangungunang pwesto sa loob lamang yan ng 7 years, ay hindi nakatapos ng kolehiyo dahil nagtakda siya ng layunin. Ayon kay Boots Bartolome, isang franchise consultant, sinabi ni Bartolome na nakatuon si Edgar sa pagiging negosyante at itinatag ang manginasal sa isang parking space ng mall sa Iloilo City kasama ang mga sumusuportang kaibigan noong 2003. Upang mabayaran ang kanyang kakulangan sa edukasyon, kinuha ni siya ang pinakamahusay na mga talento sa industriya. Inilagay niya ang kanyang pag-aaral sa taya at tinanggap ang katotohanan iyon. He compensated for his lack of education by tapping the best in the community. Shared Bartolome, a franchising expert and book author who was among the intimate few shepherd of Edgar during the growing up days of Mang Inasal. Hindi naging madali, ibinahagi ni Bartolome. Dumaan kami sa napakaraming hamon. Tinatanggihan siya ng mga supplier dahil bata pa daw si Edgar at walang track record pa noon. Pero si Edgar ay walang kapagurang naglibot sa kanyang komunidad sa Iloilo para makahanap lamang ng deal ng mga suppliers. Ibinahagi pa ni Bartolome na noong naghahanda silang palagwin ang negosyo sa pamamagitan ng franchising, they needed to manage not just the raw material supply but also costs. Tiningnan ko ang mga figure sa financial at napagtanto ko na napakaraming inventaryo. Sa 30 na produkto, 5 lang ang kumikita. Ang atsara, hindi ito ginagamit ng mga tao at itinatapon lamang ito sa adpa ni Bartolome kaya sila'y gumawa ng isang drastic o marahas na hakbang. Binawasan nila ang dating 30 items na menu sa 5 na lamang. Kaya nung dumating ang punto ng kanilang expansion, naging madali na ang lahat. At nung halos 8 years na ang Mang Inasal, ay mayroon ng mahigit 300 owned franchised stores, binili ng homegrown food giant na Jollibee Corporation ang 70% ng Mang Inasal sa halagang 3 billion. Isang barbecue chain na naghahain ng unlimited rice na nakabalot sa dahon ng saging na galing sa mga komunidad sa kalapit na isla ng Guimaras, at gumagamit ng mga bamboo stick na ibinibigay ng iba't ibang kooperatiba sa lalawigan. Maaari niyang ibenta ng 100% sana ang kanyang Mang Inasal at mamuhay siya ng napakarangya. Pero mas pinili ni Edgar Injep na ibalik at ibahagi sa komunidad na tumulong sa kanya noong siya'y nagsisimula pa lamang, sabi ni Bartolome. Si Injep ay nananatiling vice chairman ng Mang Inasal, na ngayon ay isa sa mga key units ng Jollibee. Sa ngayon, nakatutok ngayon si Edgar Injepsia II sa isa pang venture sa negosyo, ang real estate o land development in Iloilo. Anong masasabi mo, Kasuki, sa naging success ng isang college dropout na si Edgar Injepsia II sa kanyang Mang Inasal business? Free kang mag-comment sa box section at siguradong aking babasahin yan. Muli, maraming salamat and God bless.